Okay, sige. Magsasalita na ako. Tanong sa akin, may mali ba sa nababalita na paglipat ni Gianriel Casimero dito kay EGIS KLIMAS na allegedly po balita po na lilipatan po ni Gianriel Casimero na bago daw manager. Pag-uusapan natin yan. Ito po ay aking opinion lamang dahil alam ko marami nag-request, sir, ano bang iyong pananaw dyan? Ito na po. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Medyo may pagka-sensitive itong pag-uusapan natin. So, just a disclaimer po, ito po yung aking nalalaman lamang ay opinion ko po lamang ito sa mga nangyayari. First of all, I just wanted to say that we wish General Casimero do the right thing at sana po yung kanila mga decision legally ay tama at hindi po natin alam lahat ng nangyayari, especially po ngayon na magkabilang kampo. Actually, hindi po tayo masyadong nakakuha ng information, but in general terms, at naipaliwanag na rin siguro ito ng mga kakilala niyo sa legal, attorney, kung sino man, pag ikaw po ay may kontrata pa sa isang tao, ay hindi ka po pwedeng lumabas or lalo na magsalita na lilipat ka, no? Baka po ma-technical po tayo ang tawag po noon. Ngayon, Gianriel Casimero, sino ba talaga yung manager niya? Saan promotion ba siya? Gaano katagal ba yung kontrata niya? Okay, may kukwento po ako sa inyo. Ito po legit. Kasi nung unang panahon po, pwede ko na siguro ito ilabas. Back in 2020, na mayroon po sa akin nag-send ng ganitong kahabang dokumento, and sabi ko hindi ko pwedeng ilabas yan. Siguro ngayon pwede ko na ilabas. Ito po yung managerial contract po ni Gianriel Casimero kay Morris East, kasi mga nagrereklamo siya, nag-file po siya ng legal case kay Gianriel Casimero because ang kontrata niya po is 3 years plus 1. Nabasa ko po dito, 3 years plus 1 back in 2018. So 2018, 19, 20, 21, kaya plus 1 pag nag-world champion siya is plus 1 2022, February 8. Yan po yung nakasulat dito. At I think na, hindi lang po sa akin ito naipadala na rin po sa mga iba. Marami po ito, ha. Hindi ko na po papakita kasi this is not really a public document, but just so you know that I have a source. So technically right now, it's, I think, ano ba ang date na ngayon, wala na siyang kontrata kay Morris East. So ang tanong dyan, kasi February 11 ko po ito ginagawa. Ang tanong dyan, so bakit parang wala sa picture si Morris East? So sa in the past, nagkaroon na nga ng, ibig sabihin, nagkaroon ng issue si General Casimero kay Morris East, dahil nagreklamo si Morris East, bakit MP promotion na humahawak, bakit TGB promotions, ibig sabihin, in the past, nakapirma na po si General Casimero sa MP or sa TGB, kung kanino man. Hindi ko po nakita yung kontrata na yun, so hindi ko masasabi, pero we can all assume, dahil hawak siya ni Sean Gibbons, at doon siya lumalabang kay Sean Gibbons, na yun yung assume management niya, no? Kaya nagrereklamo ito. So may history na po na nakapirma si General Casimero sa while he still have a contract, kaya ito nagkaroon ng issue. So right now mukhang free siya based on the contract of Sean Gibbons. However, we do not know kung gaano kahaba po yung kontrata niya sa TGB. And I'm sure there is, because yung TGB, yung unang sinendan po ng WBO at saka si Sean Gibbons ng reminder ng kumbaga legal contract or legal letter regarding the championship. So in some former way meron, hindi natin alam kung ano yan. So para lang maliwanag po, no? So at ang dinideklara po ng MP promotion, meron pa daw. That's as far as I know. Si Silver Voice, nakasama natin sa Digos, sabi ko, sige, wag mo na lang i-share sa akin lahat. Hindi ko namang kailangan talaga malaman lahat, eh. But from what I learned po, there is, according to them, no? And this is the issue with most boxers, kasi minsan, of course, as a boxer, boxers tayo, re-remind ko lang po sa mga boxers na ingat po basta-basta sulat ng sulat, at kailangan po lagi tayo may nakikitang papel. At na-review po yan ng lawyer, ng attorney natin, ng trusted advisor natin na may alam din po sa business of boxing.
That could be the problem. And kaya medyo magulo at medyo magiging madumi ito pag nagkataon kung sakali, no? According naman kay Stephen Lunas, last time we spoke, okay naman po, malinis naman po lahat at wala na. So ako, ang hinuhope ko yun, no? Of course, obviously yun ang hinuhope ko. Sana walang maging issue, walang maging problema. Ang problema, merong posible na namang maghabol. Hindi lang po kay General Casimero ito nangyayari. Marami na po ilang boksingero nagkakaroon ng ganitong issue na you signed a long contract, sabay biglang ayaw mo na sa management mo, you go with another. Ang problema, ang kontrata ay kontrata, business is business, boxing is business, and you have to honor it. Or else, kailangan ng buyout or kailangan mismo manggaling sa management na ayaw ka na nila or papakawalan ka nila. Which is, sino ba naman ang manager na magpapakawala sa isang boksingero na pinagkakakitaan mo kahit ayaw mo sa kanya? So, posible po na pag ganyan ang mangyari, yun na nga, mabangko po. Ibig sabihin, mayroong isang boksingero na nangyari yan eh. Hindi lang isa, marami na hindi siya nakalaban, inubos niya yung kontrata niya. So ilang taon din yung masasayang unless yung makakuha sa'yo, which is of course yung EGIS KLIMAS, magaling, Lomachenko at saka iba pang mga boksingero, hawak niyan. So siguro magagawa ng paraan, but the new management or the new manager, kailangan gumastos din ng pera yan. He has to see that it's worth it para sa kanya na pagkagastosan ito si General Casimero. That's why I've been saying to everyone na napaka-importante po na maipanalo po ni General Casimero kanyang laban, lalo na yung kontrata niya kay Morris is just expired February 8 from the documents that I've seen. Basta importante talaga. So, with regards to my reaction, it's more of a hope, no? It's more of a hopefully wala maging issue. Ang sakit sa ulo nito, of course nakausap natin yung kabilang kampo, when they explain the stuff, meron silang katwiran. Meron din katwiran of course yung Cuadro Alas. But at the end of it all, yung legal ang magkakaroon po, ang magbabase kung sino ang tama ang katwiran. And sa aking palagay lang, magiging medyo dirty ang mangyayari. Medyo madugo itong proseso kung sakali. Siguro, what we need to find out is how long is his contract with Sean or TGB, kung meron ba o wala. So, of course, kasama na rin niya yung issue na naririnig-rinig din natin na wala naman, kumbaga, promotional contract si Sean Gibbons. Siguro, management. Pwede naman eh, no? Pwede ring management contract siya doon, and pwede siya nakapirma sa TGB. Again, it's all speculation. Now, if it overlap again, that's gonna be the problem again. So, bayaran, itsura, buti kung umayo sa bayaran, no? Kumbaga, babayaran ko, buyout. Eh kung hindi, at galit lang, at talagang ano lang, kumbaga, ang tawag doon, pabayaan lang. Yun, sayang yung prime ni General Casimero. So, yun lang po ang medyo nakakalungkot at tunay na fact dito, no? So, sa mga nanonood po ngayon, that's my opinion. Kayo po, wag na nat. Ang hirap kasi, ito, real talk naman kay General. Sa team niya, sa tingin ko, dapat hindi na lang siguro nilabas. Naging issue pa. At ito, syempre kami, mga media or vloggers, content creators, I mean, hindi natin maiwasan na ilabas talaga kasi pag-uusapan ng mga tao, sikat si General Casimero and maraming naglalabas, so hindi na maiwasan yan. So, kumbaga may mga moves na hindi natin dapat pinapakita. I think the legal moves are one of them na dapat hindi. Okay, kayo po, after nyo marinig itong aking opinion dito, reaction nyo tungkol po sa napipintong paglipat o kung ano man kay EGIS KLIMAS. May history din niya si EGIS KLIMAS kay Sean Gibbons. So, tiba-tiba na naman yung mga nagbabalita. Anyway, nabalita na to na sa mainstream, di ko sana ibabalita. But pwedeng maging problema kung may gusot pa.
yung kay Morris is mukhang okay na eh. Ang kontrata na lang na hindi natin nakikita, na hindi natin alam, eh ano yung kontrata na sinasabi nila sa MP Promotions. Yun ang pwedeng maging malaking problema. Comment nyo lang po down below, pag-usapan natin. Salamat, salamat. And support po natin January Casimero, April 22. Laban niya kay Paul Butler, defense niya po. Salamat. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.